Noong June 5, 1967, biglang inatake ng Israeli Air Force ang Egyptian airfields at ang mga pasilidad nito. Pati na ang lahat ng mga eroplanong pandigma ng mga Egyptians ay winasak ng mga Hudyo na siyang nag-trigger sa Six-Day War sa Middle East. Ito ang kwento ng Six-Day War, digmaan sa pagitan ng mga Hudyo at Arabo, agawa ng teritoryo na nagresulta sa pagkatalo ng mga Arabo sa digmaan at pag-angkin ng Israel sa Sinai Peninsula mula sa Egypt at Golan Heights mula sa Syria. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abiseth TV. Matapos ang Suez Crisis noong 1956, pumayag ang bansang Egypt na ilagay ang United Nations Emergency Force sa Sinai Desert sa pagitan ng border ng Israel at Egypt para mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon dahil sa hindi matanggap ng mga Arabo ang kanilang sunod-sunod na pagkatalo sa digmaan laban sa mga Hudyo noong 1948 at 1956. Ayaw kasing tanggapin ng mga Arabo ang bagong bansang Israel dahil wala naman talagang Israel sa mga panahong yun. Ang teritoryo na siyang ginawang Israel ng UN ay ang teritoryo ng mga Arabong Palestino sa rehiyon. Kaya gustong-gusto ng koalisyon ng mga Arabong bansa na pinamumunuan ng Egypt, Jordan at Syria na baguhin ang sitwasyon sa rehiyon sa pamamagitan ng digmaan at kinakailangan nilang talunin ang mga Hudyo para tuluyan itong mapalaya sa lugar at magkawatak-watak muli ang lahi ng mga Hudyo sa iba't ibang panig ng mundo tulad ng kanilang dating sitwasyon. Samantala, mga Hudyo naman sa mga panahong iyon ay alam na alam rin na hindi sila welcome sa lugar at kinakailangan nilang protektahan ang kanilang bagong bansa dahil ayaw na rin nilang bumalik sa kanilang dating sitwasyon na sa loob ng mahigit 1,000 taon silang nagkawatak-watak sa iba't ibang panig ng mundo. Pinalayas kasi ng mga Romano ang mga Hudyo sa Judea matapos masakop ng Roman Emperor na si Titus ang Jerusalem noong 70 AD. Biglang uminit ang sitwasyon noong May 13, 1967 nang magbigay ng impormasyon ang Soviet Union sa kanilang kaaliadong bansa ang Egypt na nagsisimula ng mag-mobilize ang mga Hudyo sa bahaging norte ng bansa at naghahanda ng umatake sa Syria. Dahil dito nagsimula na ring mag-mobilize ang Egypt sa kanilang puwersa malapit sa border ng Israel sa Sinai Desert. 3 araw makalipas noong May 16, nagdemand ang Egypt sa UN na umalis na ang UN Peacekeeping Force sa lugar. Sa mga sumunod na araw, nagsimula na ring mag-mobilize ang puwersa ng Jordan, Sudan, Syria. Pinadala na rin ng Iraq ang kanilang Expeditionary Forces sa Jordan. Nagbigay na rin ng pahayag ang Saudi Arabia na handa na silang sumuporta sa koalisyon ng mga Arabo para tapusin ang Israel at palayasin na ito sa rehiyon. Mas lalong uminit ang tensyon sa rehiyon noong May 22 nang ibarikada ng mga Egyptians ang Strait of Tiran kung saan hindi na makakalabas at makakapasok sa Israel ang kanilang mga barko sa Red Sea na siyang magpapalumpo sa ekonomiya ng Israel dahil doon ininadaan ng mga Hudyo ang kanilang mga imports at exports na nanggagaling sa Asya. Dahil dito, nagtatag kaagad ng National Unity Government ang Israel noong June 4 sa pamumuno ng kanilang Prime Minister na si Levi Eshkol at ng kanilang Defense Minister na si Moshe Dayan na siyang nagdesisyon na kinakailangan na nilang magipagdigmaan at unahan na ang mga Arabo sa kanilang plano.
Sa mga panahong yon ay lamang na lamang ang mga Arabo sa gagamitang pandigma laban sa Israel. Pati na sa kanilang mga sundalo, merong mahigit sa 240,000 combined troops ang Syria, Egypt at Jordan laban sa 100,000 na sundalo ng Israel. Meron ding mahigit sa 2,500 na mga tangke ang mga Arabo laban sa 800 tangke lang ng mga Hudyo. Samantala, mahigit sa 900 aircrafts naman ang nasa mga Arabo na karamihan ay sa Egyptian Air Force laban sa 300 eroplanong pandigma ng Israel. Kahit ganun pa man ay alam ng Israel na kayang-kaya pa rin nilang talunin ang mga Arabo kung mauunahan nila ito at kailangang malumpo nila ang Air Force ng Egypt. Kaya inihanda kagad ng Israel ang kanilang pwersa para sa kanilang pag-atake sa June 5, 1967. Ang Operation Focus. Naglathala kaagad or nag-publish ang Israeli media ng mga false information sa kanilang mga dyaryo na alam ng Israel na babasahin ng mga Arabo. Ayon sa dyaryo na magbabakasyon daw ang karamihan sa mga sundalo ng Israel, pati ng piloto nila. Pagkatapos ay sinira ng mga Hudyo ang tracking antenna ng US Embassy sa siyudad ng Tel Aviv para hindi malaman ng mga Amerikano ang sorpresang pang-aatake ng mga Hudyo sa mga Arabo. Kaya noong June 5, 1967, alas 7:45 ng umaga, mahigit sa 180 Israeli aircrafts ay sorpresang inatake ang 14 na Egyptian airfields sa northern Egypt. Sa loob lamang ng 3 oras na pang-aatake ng mga Hudyo ay mahigit sa 330 Egyptian aircrafts ang kanilang winasak at mahigit sa 100 Egyptian pilots ang namatay. Alas 11 ng umaga, gumanti naman kaagad ang Syrian Air Force sa bahaging norte nang malaman nilang inaatake ng Israel ang Egypt. Pero dumiretso ang Israeli Air Force Jordan at winasak ang 28 Jordanian planes, pati na ang 10 Iraqi aircrafts. Pagkatapos ay winasak rin nito ang 53 Syrian planes. 19 lang na eroplano ng mga Hudyo ang nawasak sa kanilang initial attack na siyang nagbigay ng kontrol sa Israel sa himpapawid. Sa parehong oras ng alas 7:45 ng umaga ay tumawid na rin sa Gaza ang pwersa ng Israel para mapalibutan ang siyudad ng Khan Yunis at sinakop ang bayan ng Rafah. Sa loob lamang ng 4 oras ay bumagsak na sa kontrol ng Israel ang Khan Yunis Railway Junction at winasak ang pwersa ng Egypt na dumidepensa sa lugar. Sa sumunod na araw ng June 7 na pasok na ng mga Hudyo ang teritoryo ng Egypt sa siyudad ng Arish, pero biglang nag-counterattack mga Egyptians sa mga bintana ng mga buildings sa siyudad, kaya isang madugong bakbakan kagad ang naganap hanggang sa umatras na ang pwersa ng Egypt at patuloy naman na nag-advance sa mga Hudyo at hinati nila ang kanilang pwersa kung saan dumiretso sa Suez Canal ang isang dibisyon ng Israel, habang dumiretso naman sa south ang isa pang dibisyon ng Sinai Desert at sinakop ang siyudad ng Bir Lahan at Jabal Libni. Habang ang bahaging south ng Sinai Peninsula sa parehong araw ng June 6 ang 14,000 na sundalo ng Israel, kasama ang kanilang 150 tanks ay nagsimula na ring mag-advance patawid sa border ng Egypt sa pamumuno ni General Ariel Sharon, kung saan hinarap nila ang 16,000 na sundalo at 90 tanks ng Egypt at tagumpay na naitulak patras ng mga Hudyo ang mga Egyptians hanggang sa bayan ng Abu Aghalia. Ibinagsak naman kaagad ng mga Hudyo ang kanilang mga paratroopers sa likod ng pwersa ng Egypt na siyang winasak kaagad nito ang mga artillery guns ng Egypt at madaling sinakop ang pwersa ng Israel ang bayan ng Kateff. Dahil sa bilis ng pangyayari, nagpanik ang Egyptian Field Marshal na si General Abdel Hakim at nagbigay ng utos na umatras na ang kanilang buong pwersa sa Sinai Peninsula bago pa man wasakin ng Israel ang kabuuang pwersa ng Egypt sa Sinai Desert. Sa mga sumunod na araw, tuluyan ang nag-advance ang pwersa ng mga Hudyo sa disyerto ng Sinai
at patuloy na hinahabol ang puwersa ng Egypt, sinundan pa ito ng aerial bombardment ng Israeli Air Force na siyang tuluyang nagpabagsak sa moral ng Egyptian troops hanggang sa bumagsak na sa kontrol ng Israel ang kabuuan ng Sinai Peninsula kung saan inihinto nila ang kanilang pag-advance sa Suez Canal. Sa loob lamang ng isang araw, mahigit sa 10,000 sundalong Egyptians ang namatay sa bakbakan. Samantala sa Central Israel, sa East Jerusalem, na sa mga panahong yun ay kontrolado ng bansang Jordan, ay inatake rin ng mga Hudyo nang magpaputok ang mga Jordanians sa Israeli sector na nakaposisyon sa UN Residency or ang Government House sa East Bank ng Jerusalem. Sa tindi ng labanan ay napakaraming casualties ng Israel sa bakbakan, pero bumagsak pa rin sa kontrol ng mga Hudyo ang Government House hanggang sa umatras na ang pwersa ng Jordan sa siyudad ng Bethlehem. Kinahapunan, umataking muli ang mga Hudyo sa posisyon ng mga Jordanian at wala ring tigil sa pagkikipaglaban ng mga Jordanian. Matapos ang 4 na oras, bumagsak sa kontrol ng Israel ang siyudad ng Ramallah, Latron sa norte ng East Bank. At noong June 7, napasok ng mga Israeli ang Old City ng Jerusalem at isang malugong bakbakan ang naganap dahil ayaw bitawa ng mga Jordanian ang syudad. Pero sa araw ding yun ay tuluyan ang bumagsak sa kontrol ng Israel ang Old City ng Jerusalem pati na mga syudad ng Judea, Hebron, Bethlehem at Nablus. Umatras naman gagad ang natitirang pwersa ng mga Jordanian pabalik sa kanilang bansa sa Jordan. Samantala, sa bahaging norte ng Israel sa border nito sa Syria ay inatake ng mga Syrians ang siyudad ng Galilee, pero sinalubong ito ng Israeli Air Force. Sinubukan pang atakihin ng mga Syrians ang water plant ng mga Hudyo sa siyudad ng Tel Dan at Sheir Yazub, pero tagumpay itong napigilan ng mga Hudyo hanggang sa tuluyan ng umatras ang kabuuang pwersa ng Syria sa lugar. Nag-advance naman ang pwersa ng Israel hanggang noong June 9 nang marating nila ang Golan Plateau, hanggang sa bumagsak na sa kontrol ng mga Hudyo ang buong Golan Heights. Nagmadali naman kaagad na nakipag-negotiate ang Syria ng ceasefire sa Israel dahil napakalapit na lang ng puwersa ng mga Hudyo sa siyudad ng Damascus at baka masakop pa ng Israel ang kapital ng Syria. Sa parehong araw ng June 9 ay tinanggap na rin ng Egypt ang armistice ng UN. 2 araw ang lumipas noong June 11, tuluyan ang natigil ang putukan sa rehiyon. Sa digmaang ito, mahigit sa 15,000 ang namatay sa mga Egyptians, 700 sa mga Jordanians at 2,500 naman ang namatay sa mga Syrians, habang mahigit sa 9,000 lang ang namatay sa mga Hudyo. Dahil sa pagkapanalo ng Israel sa digmaan ay sinakop ng mga Hudyo ang Gaza Strip at ang kabuuan ng Sinai Peninsula mula sa Egypt, pati na ang West Bank ng Jordan River kasama ang East Jerusalem at ang buong Golan Heights sa norte mula sa Syria. Sa loob lamang ng 6 na araw, bumagsak sa kontrol ng gobyerno ng Israel ang mahigit sa 1,000,000 mga Arabo na naninirahan sa mga teritoryong sinakop ng Israel sa digmaan. Hanggang dito na lang muna at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abyssal TV para sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panunood.